Targeting De Jesus, Negrito to Tots. But he was targeted in that game. Sato, Galanza. Sato again. And Tupaat. And that's the advantage. Tots, Alaysa. Creamline, magfa-finals na naman this conference. Sweep hanggang end of the conference, mabibigay ng CCS. Galanza Best Open at MVP, makukuha ngayong liga. Good mood everyone, welcome back to my YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa ating mga video. Bagong conference, bagong titulo. Yan ang gustong mangyari ng Creamline pagkatapos nitong matalo ang Charitigo sa Game 1 match nito nakaraang araw. Pinakita nga ng CCS kung gaano ito kahusay, mapa-opensa man at depensa, ay kaya nilang mapantayan at maapawan ang ginagawa ng Charitigo. Kung ang Creamline ay happy-happy lang, ang Cherry naman ay kinakabahan dahil sa pagiging pagbagsak nito sa semis. Maliban sa magaling ang kalaban nilang Creamline, ay sila mismo sa team nila ay pahirapan mag-contribute ng score. Si Yellow Ring nga lang ang nakapag-double digits performance with 18 points samantala na limitahan naman si Paat na may 9 points lang. Samantala ang Creamline ay well-distributed nga ang nagawa ni Negrito na may 3 players na nakapag-double digits. Ito ay si Galanza with 17 points, Carlos with 15 points at Valdez with 12 points. Dito nga makikita how well Creamline are doing pag-focus nga ito sa laro. Maliban nga rito ay all of them is a leader na pwedeng mag-lead in case one of their players are not doing well inside the court. Nakita nga rin natin how Coach Sherwin managed to win kahit naubos na ang challenge nito sa set 2 ay nakuha pa rin nila ang panalo. Ito ay dahil sa clutch points ni Valdez. Di nga lang isa or dalawa ang ace player ng CCS, kundi lahat ng ipapasok nito ay ace player ng Creamline. Tactics wise ay mas maganda ang mga plano ni Coach Sherwin kaysa sa mga decision making ni Coach Kung Fu. Mas well organized nga ang Team Creamline at alam nila kung ano ang gagawin sa loob ng court. Samantala, kailangan pang gisingin ang natutulog na galing ng Charitigo upang mag-init sa laban. Pokpokan na nga ang magiging labanan ng CCS versus Charitigo dahil maaaring huling laban na ito ng crossover sa semis kung matatalo pa ito ng Creamline. Muling maghaharap ang Creamline Cold Smasher laban sa aspiring team na makapag-finals na Charitigo bukas December 10, 2023 para sa kanilang Game 2 ng semifinals. Kung kayo tatanungin mga ka-hype, may Game 3 pa bang magaganap at lalaban pa ba ang Charitigo? Kakayanin kayo nila ang power trio ng Creamline na Galanza, Valdez, Tots at ang mga kapalitan nitong si Gumabaw at Pons. Isang pagkakamali na nga lang ng Charitigo ay tsak ikakabagsak na ito ng kanilang kupunan. Kung meron pa kayong gustong idagdag mga ka-hype, i-comment mo na yan sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa ating mga video.